Masayang pagbati, mga Ophirians. Bago tayo magpatuloy, magbigay lang kami ng information sa English para sa mga fact checkers. Attention, fact checkers. This video is a commentary based on the consolidated output of researchers from different fields of discipline. The main framework is the research of John Edgar Browning from Louisiana State University, published by BBC History and other trusted news outlets. Other related information were taken from historical accounts written by notable historians and writers like Tertullian. All references are cited along the way. This video is not intended to ridicule, discriminate, nor insult any person, groups, organizations, and race. Viewer's discretion is warranted. Thank you. Magpatuloy na tayo sa main topic. Marahil, lahat tayo ay nakakaalam ng mga kwento tungkol sa mga vampires or vampira sa Tagalog. Bihira sa millennials ang hindi man lang nakapanood ng mga pelikula tungkol sa vampires at Dracula. Tulad na lang halimbawa ng Twilight Saga, kung saan pinaghalo ang love story, action, at drama, ngunit nakasentro sa pagiging vampire. Higit na popular at sinubaybayan ng marami ang Underworld, isang action drama, ang labanan ng dalawang angkan para sa kani-kanilang survival. Naka-highlight sa kwento ang isang paraan upang mapanatili ng angkan ang kanilang lakas, vitality, at immortality. Yan ay sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo. Hindi rin nagpapahuli ang local movie industry. Nagkaroon din ng maraming versions tungkol sa aswang at manananggal na bumibiktima di umano ng tao upang inumin ang dugo. May katotohanan ba ang tema ng mga kwentong yan? Mayroon ba talagang mga taong umiinom ng dugo ng tao? Marahil, iniisip nyo na ito ay pawang fantasy story, urban legend, fiction, or dili kaya kwentong kutsero lamang. Ngunit, paano nila na-conceive ang idea? Ito ang totoo. Yung mga movie per se ay fiction. Ngunit, ang main idea ay reality. May mga tao talagang umiinom ng dugo hanggang sa kasalukuyang panahon. Kung susuyuri naman natin ang kanilang pinagmulan, pabalik sa ancient time, ibabalik tayo niyan sa panahon ni Noah. Sa isang documentary research na isinagawa ni John Edgar Browning, isang researcher ng Louisiana State University, kanyang inilahad ang isang underground network ng mga taong umiinom ng dugo. Ang kanyang documentary research ay inilathala ng BBC History News. Ayon sa research, ang mga taong ito ay matatagpuan sa mga major cities around the world at mayroon silang community network. Sila ay mga ordinaryong tao, nurses, bar staff, secretaries, etc. Walang kakaiba sa kanila maliban sa pag-inom ng dugo ng tao on a regular basis. Sila ay namumuhay ng normal, just like any ordinary guys next door from different walks of life. Hindi po sila nalulusaw sa sikat ng araw, hindi natutulog sa kabaong, at hindi takot sa krus at bawang. Higit sa lahat, marami sa kanila ay pumapasok din sa simbahan at nagdarasal. In short, hindi po sila ang tipikal na ipinapakita sa mga horror movies. Ganyan ang profile ng mga totoong modern-day vampires sa kasalukuyang panahon. Gaano sila karami? Ayon sa researcher, hindi matukoy dahil ang kanilang mga grupo ay highly exclusive. May screening din sila para makilala ang tunay nilang mga kasamahan. Highly organized, tulad ng mga napapanood natin sa pelikulang Underworld, It Takes One to Know One. So, ano ang kanilang gawain in the shadows? Silipin natin ang isang community sa New Orleans bilang archetype. This is just the tip of the iceberg.
Ang mga vampire ay gumagamit ng iba't ibang paraan upang sipsipin ang energy ng isang tao. Maaaring sa pamamagitan ng tantric feeding, meaning erotic or sexual encounters. Ang iba ay gumagamit ng astral projection techniques. At ang iba ay sa pamamagitan ng emotional techniques. Ang mga umiinom ng dugo ay tinatawag nilang sanguinarians. Lahat yan ay matatagpuan dito sa vampire community ng New Orleans. Paano nila nalaman na sila ay mga vampires? Ayon sa confession ng isang vampire, nagsimula ang kanyang awakening around the onset of puberty, meaning around 10 years old. Ang awakening process ay sa pamamagitan ng matinding pagkauhaw na tila ba nasa matinding init ng panahon at kailangang uminom ng napakalamig na tubig. Ngunit, hindi malamig na tubig ang hinahanap nilang titighaw sa kanilang matinding uhaw, kundi dugo. At kapag hindi sila nakakainom ng dugo, sila ay sobrang nanghihina. Sa kasalukuyan, maraming chapters sa Amerika at sila ay nagkikita-kita sa mga tinatawag nilang vampire houses. Ang layunin ng kanilang mga get-together ay para sa mutual support at camaraderie. Mula sa kanilang pagiging underground in the shadows, unti-unti na silang lumalantad at naghahangad na tanggapin ng society kung ano sila at ang kanilang kakaibang hilig. Ang kanilang mga samahan ay mayroon ding set of rules at internal court na tinatawag nilang Court of Lazarus. Itong Court of Lazarus ang nagpapatupad ng rules at lumilite sa mga members na lumalabag sa rules and code of ethics ng kanilang underground community. Diba parang dito kinuha ang istorya ng underworld movie? Ayon sa leader, majority ng kanilang members ay nagmumula sa Wicca, in short mga Wiccans na nagpa-practice ng witchcraft. Ang iba ay mula sa Neo-Paganism at Christianity, mga Chanos. Ang namumuno sa kanila bilang regent ay nagpakilala sa pangalang Naama Aeterna. Nakakapagtaka lang na itong Naama na bumuo ng kanilang rules ay pinangalanan nilang Naama Aeterna. Tila ba pinakakahulugan ng pangalan na si Naama ay eternal, buhay? Kung napanood nyo ang Creation Series hanggang Babylon Series, alam na alam nyo na ang pinakahuling apo ni Cain na pinangalanan sa Biblia ay si Naama, Genesis chapter 4 verse 17 hanggang 22. So, tila ba muli nilang binubuhay ang legacy ni Cain at si Naama ay nasa pagkatao ng kanilang pinuno kaya pinangalanan nila itong Naama Aeterna, ang reyna o regent ng mga taong umiinom ng dugo sa kasalukuyang panahon. Noong kinurunahan nila itong si Naama Aeterna bilang regent, may ginawa siyang ritual. Naglagay siya ng kanyang dugo sa chalice o kopa kasama ang dugo mula sa lima pang members. Ang magkakahalong dugo ang iminarka niya sa noo ng dalawa niyang assistant at inilubog niya ang kanyang kamay sa dugo at itinaas tungo sa kalangitan bilang oath or panunumpa. Ang info na yan ay mula sa New Jersey Vampire Alliance. Grabe, nakakatakot ang abomination nitong Naama Aeterna. Mukhang may alam siya sa mga ritual ng totoong Naama sa panahon ni Noah. Hindi na kami magbibigay ng marami pang detalye tungkol sa network of vampires. Ang mahalaga sa amin ay mapatunayan lamang na mayroon nga talagang mga tao na umiinom ng dugo sa kasalukuyang panahon. Ang dugo na kanilang iniinom ay galing sa mga regular suppliers or donors at ito ay sinasaklaw ng Donors Bill of Rights ayon sa The Atlantic. Although sinasabi sa report na global network ang mga vampires, ang nakita nating mga network ay pawang nasa Amerika. Mga kano? Ito ang tanong.
Saan nagsimula ang kaugalian o ideya ng pag-inom ng dugo nitong mga bampira na nasa Amerika? Dito papasok ang history at ang Biblia. Remember, the Bible is also a history book. Sa ating mga nakatalikod na research presentations, napatunayan natin historically na ang mga kano ay nakarating sa Amerika noong 1620 sakay ng Mayflower galing sa England mula sa Europe. Ang mga kano ay Europeans. Collectively, tinatawag silang Western Civilization. Tanong, maliban sa mga kano, mayroon din bang mga tao na umiinom ng sariwang dugo sa Europe? Here is a piece of history published by Smithsonian Magazine. Post nyo na lang po ang video kung nais nyong basahin. Ayon sa research na isinagawa ni Richard Sogg ng England University of Durham, inilahad niya na noong 16th and 17th century, maraming Europeans kasama ang mga royalty, priests, and scientists ang routinely kumakain ng buto ng tao, taba, at dugo bilang gamot. Pati ang mga mami sa Egypt di umano ay kanilang ninakaw para sa layuning yan. Kahit si King Charles ay umiinom ng elixir or tincture na nagtataglay ng bungo ng tao. Ayon naman sa isang Swiss-German physician noong 16th century, ang pag-inom ng sariwang dugo ng tao ay nakakabuti sa katawan. Kaugalian ng mga panahong yun na inumin ang dugo ng mga nahatulan ng kamatayan habang ito ay mainit-init pa. Yan ang gawain sa Europe. Saan nga galing ang mga kano? Europe! Nagtataka pa ba kayo kung bakit muling lumutang o lumitaw sa mga kano ang pagkauhaw sa sariwang dugo? Ayon pa rin sa inilathala ng Smithsonian, naniniwala ang mga Europeans na sa pamamagitan ng pagkain ng corpse or bangkay, nakukuha nila ang lakas ng tao na kanilang kinain. Ganito ang sinabi ni Leonardo da Vinci, napipreserba daw ang buhay sa pamamagitan ng kamatayan ng iba. Life is preserved by the death of others. Mula po yan sa Smithsonian Magazine. Ang link ay inilagay din namin sa description nitong video. So, na-establish na natin na ang kaugaliang pag-inom ng dugo ng tao nitong mga kano ay nag-uugat sa Europe mula sa kanilang mga ninuno. Kung bubuksan natin ang world history, ang ninuno ng Western Civilization ay galing sa ancient Greece, Rome, at Western Mediterranean. Katunayan, ang serpent symbol ng modern medicine ay galing sa mga Greek. Saan pa sa Europe merong kaugalian ng pag-inom ng dugo in ancient history? Sa Rome. Yes, you heard it right. Sa Roma. Umiinom ang mga Romano ng sariwang dugo ng tao at hayop in public. Walang tago-tago. Paninira ba ito? Hindi po. This is history written by Tertullian. Basahin ko ang sinulat niya. Bellona's priests, lancing their thighs and taking up their own sacred blood in the palms of their hands and giving it their communicants to drink. Those epileptic persons also who flocked to the amphitheaters for the cure of their disease intercept the reeking blood as it comes gushing from the gladiator's throats and swill it off with greediness. What shall we say of those who gorge themselves with the beasts they kill upon the stage, who demand a piece of the boar of the stag that is covered over their own blood in the combat? Ayan, ang mga pari ni Bellona ay naghihiwa sa kanilang malapit sa hita at ang dugo ay pinaiinom sa mga nagko-communion. By the way, si Bellona ay isang Roman goddess. Yung may mga epilepsy naman ay nag-uunahan sa naghihingalong gladiator or hayop upang inumin ang dugo habang ito ay bumubulwak sa nilaslas na lalamunan. Paninira lang ba ito sa mga Romano na inilalahad natin? Hindi po. Again, this is history.
This is objective academic research. Kung nagagalit kayo sa aming inilalahad, patingin po kayo sa psychiatrist. You need professional help. Malinaw sa kasaysayan na ang gawaing pag-inom ng dugo nitong subculture ng mga kano ay ginagawa din sa Roma in ancient history. Ito ang million dollar question. Paanong natutong kumain ng dugo ang mga Pilipino or Ophirians? Para masagot, balikan natin ang panahon ni Noah. Pagkatapos ng baha, ang lahi ni Canaan ay humalo sa lahi ni Japheth habang itinatayo nila ang Tower of Babel at bumangon ang Babylon. Sa pagkakawasak ng Tower of Babel at Ancient Babylon, ang ibang lahi ni Canaan ay sumama sa lahi ni Japheth at sila ang naging Europe ngayon. Malaking bahagi ng Europe ay nagmula sa mga Phoenicians. Sino naman itong mga Phoenicians? Sila po ang tinatawag sa Biblia na Canaanites, mga descendants ni Canaan, ang mortal na kaaway ng Israel ni Jacob mula pa sa biblical time hanggang sa kasalukuyang panahon. Sa Europe sila napunta kasama ang iba pang lahi ni Japheth. Katunayan, ang ancient Gadir or Spain sa kasalukuyan ay itinayo ng mga Phoenicians or Canaanites. Ibig sabihin, ang mga Kastila na napunta dito sa atin ay mga Canaanites. Sa totoo lang, ang dinuguan ay hindi po pagkaing Pilipino. Huwag niyo pong tinatawag na panlasang Pilipino ang dinuguan. Ang pagkain ng dugo ay isang foreign delicacy, hindi po sariling atin. Katunayan, hanggang sa kasalukuyang panahon, majority pa rin ng mga Pilipino or Ophirians ay nandidiri pa rin sa dinuguan. Ulitin ko ang million dollar question. Paano natutong kumain ng dugo ang mga Pilipino? Ang sagot ay matatagpuan sa Northern Mindanao at sa Guam, the Marianas Islands. Sa Northern Mindanao, ang dinuguan ay tinatawag na Sampayna or Champayna. At this point, hindi pa natin masasagot kung saan galing ang Sampayna or Champayna ng Modern Mindanao. Kailangan natin ang history ng Guam to bridge the gap. Ayon sa Guampedia, ang dinuguan sa Guam at Marianas Islands ay tinatawag nilang fritada mula sa salitang fritar, fried. Ngunit, ang fritar sa Guam ay gawa sa dugo ng baboy, may vinegar at spices. Typical na dinuguan. Sinasabi ng Guampedia na ang tinatawag nilang fritar ay nagmula sa Monterrey, Mexico, kung saan ang fritar ay dinuguan din. Ano lang ang pinagkaiba? Sa Mexico, dugo ng tupa ang ginagamit na fritar o dinuguan. Ngayon, ang origin ng Mexican dinuguan ay hango sa Champayna mula sa Extremadura, Spain. Balikan natin ang Guam at Marianas Island. Ayon sa report ng Legazpi Expedition noong 1565, isda lamang ang kinakain ng mga tao sa Guam. Hindi sila kumakain ng baboy, baka at usa. Ang mga Kastila ang nagdala sa Marianas Islands ng baboy at baka. Malinaw, tulad sa ating bansa, ang dinuguan ay dayuhan din ang may dala sa Guam at Marianas Island. Napansin nyo? Ang dinuguan sa Guam at Mexico ay mula sa Extremadura, Spain, kung saan ito ay tinatawag na Champayna. Huwag kalimutan na ang Mexico ay naging colony ng Espanya tulad natin. Champayna sa Spain, Champayna din sa Northern Mindanao. Hindi na maitatanggi ang pinagdaanan. Ang mga Pilipino ay natutong kumain ng dugo mula sa mga Kastila, mga Canaanites. So, please stop calling dinuguan as panlasang Pilipino. Nakakadiri po pakinggan.
panlasa po yan ng mga Gentiles. Filipinos are not Gentiles. Huwag kayong makinig dyan sa mga sektang European na pinapaniwala kayo na tayo ang mga Gentiles. Yan ay isang malaking BS, as in bula ang sinungaling. Ngayon, ano pang mga putahe ng dugo ang dinala dito sa atin ng mga Kastila? Morcilla de Burgos, blood sausage, origin, Burgos, Spain, panlasang hintil. Morcilla de Granada, blood sausage, origin, Granada, Spain, panlasang hintil. Morcilla de Ceiba, Butifarra de Ceiba, or Morcilla de Cibola, blood sausage, origin, Alicante, Spain, panlasang hintil. Bonos, bupis, baga ng baboy, panlasang hintil. Very conclusive. Sa pangalan pa lang ng mga putahe, ang pagkain ng dugo ay natutunan ng mga Pilipino mula sa mga Kastila, imported from Spain, Europe. At ano nga ulit ang Spain sa ancient history? Gadir. Sino ang nagtatag ng Gadir? Mga Phoenicians. Sino nga ulit ang mga Phoenicians sa biblical times? Canaanites. Ang kalaban ng Israel ni Jacob mula sa simula? Kaninong lahi ang Canaanites? Kay Canaan. Sino ang nanay ni Canaan? Si Naama. Sino ang pinakaninuno ni Naama? Si Cain. Genesis chapter 4 verse 17 to 22. Sa panahon natin ngayon, may isang Naama Eterna na sumibol mula sa mga kano. Siya ang regent ng grupo ng mga umiinom ngayon ng dugo. Ang mga kano ay galing sa England. Ang England ay nasa Europe kasama ng Spain. Mga kumakain ng dugo. Kailan kaya nagsimula ang pag-inom at pagkain ng dugo ng tao or hayop? Bago ang baha o pagkatapos ng baha? Kung inaakala nyo na ang kaugaliang yan ay nagsimula lamang pagkatapos ng baha, think again. Ambiguous lang po kasi ang pagkakasulat at hindi gaanong detalyado ang information sa Genesis. Ang nakalagay lang na reason bakit naganap ang baha ay wickedness. May mga detalye na matatagpuan sa Jubilees chapter 5 verse 2. And lawlessness increased on the earth, and all flesh corrupted its way, alike men and cattle, and beasts and birds, and everything that walks on the earth, all of them corrupted their ways and their orders, and they began to devour each other. And lawlessness increased on the earth, and every imagination of the thoughts of all men was thus evil continually. Ayan, malinaw na inilahad ng Jubilees ang extent of wickedness or kasamaan na nababanggit sa Genesis. Man and beasts began to devour each other. Tao kinakain ang kapwa-tao, iniinom ang dugo, nagsisipsipan sila ng kani-kanilang mga dugo. Ganun din ang hayop. Sila-sila ay nagpapatayan upang kainin ang isa't isa. Madugo ang lupain. The land is covered and polluted by blood. Kung paanong nagawa ng mga Romano na paglaruan at magpatayan ang mga gladiators at hayop sa Coliseum, ganun din ang nangyari sa angkan ni Cain, ang civilization na pinagmula ni Naama. Yan ang isa sa mga wickedness kung kaya ipinadala ang baha. Pagkatapos ng baha, buhay si Naama sapagkat isa siya sa mga sumakay sa Noah's Ark. Siya lang ang nakasakay mula sa angkan ni Cain. Siya ang ina ni Ham at ni Canaan, the serpent seeds. Panoorin ang Creation Series at Babylon Series para sa detalyadong pagtatalakay ng bahaging yan. Pagkatapos ng baha ni Noah, muling bumalik ang wickedness. Jubilees chapter 7 verse 27.
For I see and behold, the demons have begun their seductions against you and against your children. And now I fear on your behalf that after my death, ye will shed the blood of men upon the earth, and that ye too will be destroyed from the face of the earth. Nakita ni Noah ang muling pag-akit ng mga demonyo sa kanyang mga anak pagkatapos ng baha. Sinabi ni Noah na siya ay nangangamba na sa kanyang pagpanaw, padadanakin ng kanyang mga anak ang dugo sa mundo at sila man ay magugunaw din. Ayan, maliwanag na ang naganap na baha ay dahil sa pagpapadanak ng dugo, kung kaya nagbibigay si Noah ng babala na huwag magpapadanak ng dugo dahil sila man ay gugunawin din. Jubilees chapter 7 verse 28. For whoso sheddeth man's blood and whoso eateth the blood of any flesh shall all be destroyed from the earth. Ang sinumang magpapadanak ng dugo at kakain ito ay gugunawin din mula sa mundo. Sa Genesis, kung natatandaan pa, nakipag-covenant ang ama kay Noah. Ayon sa covenant, hindi niya na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Ibig sabihin, pwede pa rin niyang gunawin ang mundo, ngunit hindi siya gagamit ng baha. Ibang paraan naman. Ngayon, anong privilege ang ibinigay ng ama sa tao ayon sa covenant? Genesis chapter 9 verse 3. Everything that lives and moves about will be food for you. Just as I gave you the green plants, I now give you everything. But you must not eat meat that has its life blood still in it. Sa panahon ni Noah, kahit anong hayop pwede nilang kainin, huwag lang ang dugo. Ulitin ko, ang privilege na yan ay sa panahon lamang ni Noah. Pasubali, sa mga mahilig magpalusot sa pagkain, huwag niyong gagamitin na palusot ang verse na yan para sundin ang gusto niyong doktrina. OHC is warning you, hindi niyo pa nauunawaan ang flow ng covenant, kung kaya't nagkaroon ng napakaraming ipinagbawal sa Leviticus. Little knowledge, little learning is dangerous. Huwag pong paiiralin ang KKK, konting kaalaman sa kasulatan. Ulitin ko po, huwag niyo pong pakikinggan ang KKK, konting kaalaman sa kasulatan. Dangerous po yan. Ngayon, bakit bawal kumain o uminom ng dugo? Sinagot yan sa maraming bahagi ng Torah, Genesis chapter 9 verse 4. But you must not eat meat that has its life blood still in it. Leviticus chapter 17 verse 11. For the life of the meat is in the blood. Deuteronomy chapter 12 verse 23. For the blood is the life. You shall not eat the life within the meat. Isa lang ang sinasabi ng tatlong verse. Ang buhay ay nasa dugo. Ang dugo ay buhay. Huwag kakainin ang buhay, dahil kung kakainin mo yan, hahanapin yan sa iyo ng ama. Ngayon, may kailangang titigan sa covenant kay Noah. I will demand accounting from every animal. Hahanapan ko kayo ng bawat dugo ng hayop. Yan ang sinabi ng ama. Genesis chapter 9 verse 5. And for your life blood, I will surely demand an accounting. I will demand an accounting from every animal and from each human being too. I will demand an accounting for the life of another human being. Simple lang ang kahulugan. Ang dugo o buhay ng bawat hayop ay mahalaga din sa ama, kung kaya nagsasagawa siya ng inventory. Yan ay kanyang creation.
Kung kaya, hahanapin niya ang dugo ng bawat hayop na mamamatay o pinatay. Yan ang nilabag ng mga Romano noong ginawa nilang laruan ang mga wild animals sa Coliseum. Pinapadanak nila ang dugo ng mga hayop at ng mga gladiator sa arena para sa walang kabuluhan. Walang pinag-iba sa modern day safari hunting, kung saan dumadanak ang dugo ng mga wild animals, kukunin ang ulo upang gawing dekorasyon sa bahay. Yan po ay pagsuway sa covenant ng ama na ibinigay kay Noah. And mind you, mga Pilipino, makinig kayo na mahilig sa sabong ng manok. Ang inyo pong katuwaan na pagsasabong ng manok kung saan dumadanak ang dugo at namamatay ang manok ay isang kasalanan sa ama. Ginawa nyo ring laruan ang buhay ng kanyang creation. Walang pinag-iba sa ginagawa ng mga Romano noon sa Coliseum. Kaya nga nagbilin si Noah, huwag magpapadanak ng dugo para sa walang kabuluhan. Tao man o hayop, respect his creation, respect nature, respect wildlife, respect life. Yan ang nilabag ng Roma at ng mga Kastila noong sinakop nila ang iba't ibang bansa kasama tayo. Milyon ang kanilang pinatay, maipasok lang ang kanilang Christianity. Tapos, very proud ang mga Chanus. Ano ang sabi ng ama? I will surely demand an accounting of the life blood, both humans and animals. Hahanapan ko kayo ng bawat dugo na inyong pinadaloy, tao man or hayop. Tandaan nyo po yan. Muli kaming nagpapasalamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating channel. Para sa mga bagong subscribe, huwag pong kalilimutan na panoorin ang The Guide upang alam nyo ang sunod-sunod ng panunuorin. Para sa mga newly baptized, welcome to the covenant. At para sa lahat, be blessed. Shalom.